Okay mga paps, pag-uusapan natin ngayon ay thermostat at ano nga ba yung tatlong type ng pagkasira ng thermostat. Hello mga paps, I'm Kuya Shane and pag-usapan natin itong tatlo na pagkasira ng thermostat. Okay, may tatlong pagkasira ang thermostat ano. Meron siya yung tinatawag na completely open, may completely close, at ito yung dinagdag ko, yung half or sabihin na natin hindi siya fully open, hindi rin siya fully close. Okay, so yun yung pag-uusapan natin ngayon. Actually, itong dalawa, itong open at close, medyo mas madali siyang i-diagnose. Pero itong completely open, ito yung medyo complicated. Okay, so yun. Siguro, pag-usapan muna natin yung completely open. Sa completely open, ang pinakamapapansin nyo talaga dito is mas matagal niyang maging yung kanyang operating temperature. And once na nag-start kayo ng engine, in a few minutes, mapapansin ninyo yung tubo ng hose from engine to radiator ay mabilis uminit. Okay, so yun yung mapapansin niyan. Well, the disadvantage of this or yung problema sa ganitong completely open, eh kaya siguro nasira yung inyong thermostat, ay posibleng kinalawang. So, yun yung dapat ninyong i-check. Baka naman yes, completely open, di nga nag-overheat yung kotse ninyo, pero baka kalawangin naman yung loob ng inyong kulan o yung loob ng yung kumbaga yung system ng inyong cooling system. So yun yung parang pinaka-problema. Okay, so yun, completely open. Now, sa completely closed naman, ang problema naman ngayon dyan, dito yung pwedeng mag-overheat yung inyong sasakyan. Ang nangyayari dito, once na, diba, from the cold start, okay, cold start siya, inon ninyo, sabihin na natin, after mga 5 to 10 minutes, okay, nakuha niya yung operating temperature, all of a sudden, after mga 20 minutes, mag-overheat siya. So, yun yung pinaka, ano yan, yun yung normal na nangyari, 20 to 30 minutes, mag-overheat siya. Then, walang okay yung radiator, okay yung auxiliary pan o yung blade na nagpapalamig. Unfortunately, yung radiator, eh, hindi umiinit. Okay, hindi siya umiinit. So, kumbaga, ang nangyayari, naka-close yung thermostat. So, yung ano naman, yung coolant, hindi nagpo-flow. Hindi siya nag-rotate dun sa engine to radiator. Hindi siya nag-rotate. So, ang tendency nun is, ayun nga, mag-overheat siya. Makukuha niya yung, kumbaga, makukuha niya yung operating temperature niya, and dahil hindi nag-circulate yung coolant, o hindi napapalamig ng radiator, so ang effect naman nun is mag-overheat kayo. Now, ito yung pinaka-complicated, yung pangatlo. Ito yung half open. Okay? Kumbaga, sabihin na natin sa gripo, eh kalahati lang siya. Okay? Hindi siya fully open, hindi rin siya fully close. Now, ano yung ano dito? Ano yung pinaka-problema? Okay. Ang pinaka-problema dito, ito, yung experience, actually, ito yung na-experience ko sa aking thermostat. Ito yung na-experience ko. Sabihin na natin ang story dyan is ganito. Ang normal temperature ng kotse ko is around 89 to 91. Okay, 81 to 91. Yun yung normal temperature niya. Pag chinecheck ko dun sa aking ODB, 81 to 91. Now, nung nagka-problema yung thermostat ko, nag-half open lang siya. Ang operating temperature ko is around 93 to 95. So, mas mataas ng ano, no? Mga 2 to 3 Celsius from the operating temperature. Now, ang napansin ko dito, ganito. Sabihin natin, pag naka-standstill ako, okay, nakahinto, tumataas yung temperature. All of a sudden, halimbawa, yung parang inaano ko lang siya, pinapatakbo lang ko lang siya nang walang masyadong gas, hindi rin bumababa yung temperature niya. Okay, hindi bumababa. Kasi normally, kung completely open yan, pag nakakasalubong ng hangin yung ating radiator, lumalamig yung kulan. Pero ito kahit i-andar mo ng matulin, kahit pitik-pitik lang yung gas, hindi lumalamig yung kulan ko. Okay. So, paano siya lalamig? Ang lumalamig siya pag ginagasan ko. Halimbawa, naka-standstill sa isang traffic light, ginagasan ko siya, bumababa yung temperature niya. Pupunta siya doon sa operating temperature ng mga 91 to 92. Pero pag hindi ko siya ginagasan, eh nangyayari, umakyat na naman siya sa 95.
Okay? So, ano yung pinaka-idea? Siyempre, pag ginagasan mo kasi ang sasakyan, okay, pag ginagasan mo yan, mas bumibilis yung circulation ng kulan. Kasi bumibilis yung water pump. Ngayon, ang nagiging effect, okay, dahil pag ginagasan mo, nagsi-circulate ng mas mabilis. So, napapalamig yung engine natin. Now, kung naka-standstill lang, yes, umaandar pa rin yung water pump, pero mabagal. So, ang tendency, dahil nga half-open lang yung aking thermostat, nangyayari, hindi ganun kabilis yung flow. So, ang nangyayari, nag-overheat. Actually, hindi naman nag-overheat, no? Kumbaga, near-overheat na yung aking engine. So, yun yung ano, no? Parang kabaliktaran siya ng sirang auxiliary pan motor. Kasi pag ang auxiliary pan motor ay sira, pag inaandar mo, lumalamig yung makina. Nagsi-circulate pa rin naman kasi yung coolant, eh. Lumalamig. Pero pag ini-instant still mo, tapos ginagasan mo, lalong tumataas yung temperature. Pero pag tinatakbo mo na siya, bumababa yung temperature. Dito naman, pag half-open lang yung inyong thermostat, okay? Pag itinigil mo at ginasan mo, bumababa yung temperature. So, yun mga paps, no? Yun na yung parang pinaka-idea. Ito naman yung sa thermostat na half-open lang. Okay? So, yun, no? Siguro, medyo complicated siya. No? Kasi, sige, mahirap siyang isukat, especially kung yung inyong temperature guide ay hindi naman dial type o hindi bar type. Yung kumbaga, normally kasi sa mga modern car ngayon, may logo na lang, no? Na nagre-red pag overheat, naka-green or blue pag malamig yung makina. So, ngayon, medyo mahirap siyang i-check dun sa mga kotse, especially kung wala kayo talaga nung pan-check nung temperature ng coolant. Kaya luckily, meron naman akong ODB. So, na-check ko. So, yun mga paps, no? If ever na maka-experience kayo niyan, yan yung tatlo na possible na problema ng isang thermostat. By the way, ito pala yung example ng thermostat. Sorry, ito. yan yung example. Okay, so may spring siya. So, yan. Okay? So, yun mga paps, no? Kung nagusto nyo yung video, pakilike. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. At kung nanonood kayo sa Facebook, click nyo lang yung follow. At kung sa TikTok naman, click nyo lang yung plus sign. Salamat sa panonood. Keep safe and don't forget to like this video.